mag-hello muna tayo kay Manjula, kay Queen Manjula, tsaka kay Marble Queen. Ang ganda nilang tingnan, no? Si Tibatib, si Lanyata, tsaka si Deliciosa Monsigiana. Ang ganda. Welcome po sa akin channel. Tag-ulan na naman. Ano kaya nangyayari sa mga halaman ko sa garden, yung mga collection natin, at yung mga propagation. Paano sila nakakasabay sa ulan ngayon? So tara, tingnan natin. Pero bago yan, kung bago ka sa akin channel, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, i-like ang video na to, at i-share mo na rin. Kasi sabi nga, sharing is caring. So tara, maglibot na tayo sa garden. Tara, check na natin yung mga halaman. Hindi ka man na nagsuklay. Nakakaya sa ating 2,300 subscribers. Nax! Thank you po sa lahat na mag-subscribe. Tara, isa-isahin natin yung mga halaman ko ngayong tag-ulan. Ano na ba nangyari sa kanila? Buhay pa ba kayo? Ayan, simulan natin dito sa aking yung mga gifts ko nung birthday ko. Si Philodendron Bilitei. Ayan, oh. Ang ganda ng new leaves niya, oh. Ang laki na. Wow, ang laki. Pero I mean, noon, di ba, nung sa unboxing ko, no? Late-late pa nito, eh. Ngayon, ang laki na. So, kung gusto niyo mapanood yung unboxing ko nito, i-attach ko yung link sa taas, okay? O, yan po. Nakakatuwa po. Buhay na sila. Nag-uulan. O, next yung isa pa, si Philodendron Paraiso Verde. Yun, no? Yan. Ito po yung new leaf din to noon doon sa unboxing, makita nyo. Nakasara pa yan, maliit pa yan, parang ganyan lang yata, no, no? Parang ganyan lang. Ayan na siya ngayon. Yes. Gustong-gusto nila po nila yung ulan, eh. Ayan. Nakakatuwa po. Buti po, nakasurvive sila. Hindi masyado pong nanibago sa pwesto nila. Kasi minsan po yung mga pag binibili ka sa online, yung mga yan, parang ano na yan, eh. Hilong-hilo na yan kung saan-saan pinagdadadala yan, eh. Pero sila hindi masyado pong nanibago. Nakakatuwa. Okay, next. So, next, ito naman si ano, si Birkin. Ang ganda, oh. Tapos ito na yung new leaf niya. Nakakatuwa. Ano, nung sa unboxing din po, di ba? Maliit pa to, eh. So, ayan, ang laki-laki na. Kaso, wala siyang masyadong variegation. Hindi ko gaya ng luma. Pero at least, di ba? Na sure lang na buhay na siya. Kakatuwa. Yan, ganyan lang. Pera usog. Okay, ganda. Tapos itong si, ano, CC plant, yung Raven, yung black CC plant ko. Yan. Finally, meron na siyang dalawang, ano ba tawag dito? Tangkay o sanga ba to? Basta, sanga na may mga dahon. Ayan, dalawa, oh. Yan. Ang tagal din po, eh. 6 months bago karon ng mga bagong dahon. Plus dalawa pa. Ang galing. Nakakatuwa. Ang ganda po ni Raven. Yan. Nung ano, nagising siya nung umulan, eh. Kumbaga, nung nag-uulan po, tsaka lang nagkaroon ng dahon. Sana maging dark din siya na ganito sa pagtagal-tagal. Ayan. Another na black na dahon o dark, itong si Scindapsus, ano to? Triubiae na dark form. Ayan, oh. Kung makikita nyo rin po yung unboxing nito, i-attach ko rin sa taas yung link kung gaano siya kaliit nun. Ngayon, ang haba na niya, oh. Ayan. Ang dami na niyang dahon. Ayan, oh. Humaba na ng humaba. Parang tatlo lang yata dahon to dati. Ngayon, ang dami na niyang dahon, oh. Hindi na ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Parang 5 na tayong new leaves niya, eh. Nakakatuwa po. Ang ganda-ganda niya yung dark form. Okay, next. Next naman itong nakuha namin to sa ano, eh, nung nagpunta kami sa farmers. Napulot lang po namin to, di namin to ninenok doon. Parang baling sa nga to, nakita namin sa gilid lang doon, eh. Siguro naputol to ng mga naglilipat-lipat sila ng halaman ng mga ganun. Parang lipstick plant po ito, eh, yung flower niya, oh. So matagal na to, may isang buwan na yata. Parang nabuhay na. Tinusok ko lang po diyan sa lupa. Pwera isa. Yes, libreng halaman. Tapos yung ating yellow bell or yellow alamanda. Tcharan! Buhay na, oh. Yung propagate ko sa water po. Kung gusto nyo makita yung propagation video, attach ko rin yung link sa taas, okay? Yan, ganda. Next naman po sa aking propagation, itong si Adelpha. Attach ko rin yung link sa taas po para makita yung propagation video. Yan, oh. Full recovered na po siya. Ang taas-taas. Yan. Dumiretso po yung tok-tok niya. Kung makikita nyo dun sa propagation video nito, nakabaloktot siya, nakapapunta doon. Ngayon, dumiretso na siya, tumayo na. Yan, ganyan lang, di ba? Dahil lang po siyang i-propagate. Ayan, oh. Ayan, diretso na yung puno niya, oh. Dati, nakayuko po yan, eh. Yan, full recovered na. Yes. Next, si ano, Syngonium albo natin. Ang dami na po niyang bagong dahon, no? Lumitaw na yung mga variegation niya, bumalik na. Kasi puno, nag-revert yan. Yan, napakadami na yung dahon, nakakatuwa po. Puro, ano na, variegation na.
Pera Usog. Okay, ganda. Tapos si Syngonium Three Kings natin, lumaki na din, oh. Dati po nabansot 'to, eh. Ayun, nakita niyo liit lang ng dati niyang dahon. Tapos ngayon po, ayan, lumaki na 'yung dahon nung nagtag-ulan. Tsaka nung nalipat ng pwesto sa mas maliwanag po, ay sa mas ma-shade na pero may bright indirect light, ayun, oh. Ang ganda-ganda ng dahon, no. Oh. Nakakatuwa. Tapos itong binili sa palengke na ano 'to? Fish eye na Glaucoma. Favorite ko 'to, eh. Wishlist ko 'yan. Ayan po, may bago na siyang dahon, ang laki. Kakatuwa. Masigla po siya. Gustong gusto niya yung pwesto niya na may bright indirect light, tas medyo moist po or malamig yung pwesto. O tama, nagiging moist yung lupa. Ang gando. Ayan. Ang tayo sa kabila. Medyo masikip, eh. Tambak na yung mga halaman. Ito naman si, ano ko, Rapidophora tetrasperma. Ayan, ang laki na. Napeste po kasi mga dahon niyang luma, eh. Parang may virus ba yun? Ayan, tignan nyo, oh. Pangit yung mga luma niyang dahon. Pero ngayon, tumaas na siya. Ayan, may mga split na. Ang ganda-ganda po niya. Mother plant nga pala siya. Ito yung dati pinagbutulan ko. Napropa ko na ito nun, eh. Tapos ayan, nagusbong na siya ng panibago. Ayan, oh. Malaki na ng pumalit na puno. Okay. Next po sa aking halaman is si Monstera Peru. Ayan, oh. Ang laki na po ni Monstera Peru. Pakita ko sa inyo. Ayan. Oh, ang haba na ng vine niya. Yes, nakakatuwa. Makita niyo po yung picturean ko dati. Touch ko yung link kung pwede pa sa taas. Yung unboxing nito. Dalawa lang po dahon yan. Earlier this year. Tapos ngayon, ayan, hindi na siya maawat sa pagdahon. Pwede na ipropa nga ito, eh. Nakakatuwa po. Lalo nang nag-uulan, humaba na talaga siya ng humaba. Nakakatuwa, oh. Ang ganda. Pwede na ito ilagay sa pole, eh. Pero hindi ko alam. Pag-isipan ko or kung ihahang ko lang siya. Ayan, ganda-ganda ni Peru. Next naman si Philodendron Branchianum. Ito, oh, kung makita rin nyo po yung unboxing video ko dati nito, may gisilang po ito, mga ganyang kataas lang. O ngayon, mula nung nag-uulan, lalo na po siyang humaba. Ayan, napakahaba na. Nakatuwa. Ang ganda-ganda po ng dahon talaga ni Branchianum, oh. Napakaganda. Ayan, oh. Nakakatuwa. Ang bilis talagang humaba ng mga halaman po kapag tag-ulan. Yan, very good. Next si yung kasabay ni ano, Branchianum, si Philodendron, ano to? Lupinum, natabunan na. Ah, ayan, oh, humaba na din siya. Nakakatuwa. Kaso medyo pumangit po yung ayun, oh. Yung mga new leaves niya nung nandito na sa akin nung nirepat ko. Ito yung old leaves niya, magaganda, malalaki, eh. Eh yung mga sumunod parang ayan, oh, parang may virus. Pero ayan, bumawi naman yun sa kasunod. Yan, mula nang nag-uulan, gumanda na yung dahon. Napakaganda ni Lupino, eh. Favorite ko din yan, eh. Ayan. Very good. Next naman itong aking sleeping photos na kabaligtaran po, eh. Gising na gising. Ayan ang haba, oh. Nagising siya ulit ng ano, nag-uulan na. Actually, bago pa mag-uulan, humahaba na to. Kaya lang, medyo naudlot. Kita nyo, oh. May part na nawala ng dahon. Tapos, nung tumagal, ayan, nagdahon na ulit. Lalo nung umulan, ayan, nagising na siya ulit. Ayan, ang haba na, oh. Mag-focus ka. Ayan. Yan, ang haba na ni sleeping photos ko, nakakatuwa. Very good. Next naman si Scindapsus triubii moonlight natin, si mother plant. Tingnan natin gaano kahaba. Ang haba na, oh. Aba, ngayon ko lang ulit nakita ka to, ah. Humaba na ng humaba pala, oh. Nagtatago. Ala, humaba na ng humaba, oh. Ngayon ko lang po natingnan ulit to, eh. Ang haba na, oh. Yan. Pinutulan ko na to kasi pinropagate ko na po ito noon, eh. So panibagong vine na to, oh. Ang ganda ng dulo niya, ang laki ng dahon, oh. Nagtatago sa sulok. Very good. Ang haba, oh. Ganyan. Yeah. Ang haba ni Moonlight. Favorite ko din po ito, eh. Iba talaga pag umuulan po. Magulo na sila. Hindi ko na alam paano ayos gagawin ko. Nagkabuhol-buhol na. Next naman si Monstera Stendeliana ko. No, di ka tamabunot. Ayan. Ayan. May kwento po ito. Mahaba rin kwento nito pero di ko nakakwento ngayon. Ayan po. Basta, ayan, nabuhay na siya. Fully recovered na. Pwera usog. Ang dami na niyang dahon. Nakakatuwa. Kung malaman niyo na pinagdaanan ito. Muntik na mamatay ito, eh. Si Stendeliana. Pero yan, at least buhay na siya ngayon. Nakakatuwa po. Masaya-saya. Very good. Next naman tong si ano, Alocasia Friedeck. Pero Martes pa lang ngayon. Joke. Ayan, ganda ni Friedeck. Ano siya, nabuhay na siya, sumigla. Kasi nung summer, para naghihingalo na to. Maliit-liit lang nung puno niya, eh. Ayan, no? Napakaliit lang nung dahon niya nung summer. Tapos ayan, nagising. Gumanda na. Kakatuwa. Ang ganda.
isa sa favorite ko rin ko, kailang parang medyo maselan si Friday eh. Lakas ng tugtog ah. Next, itong aking Philodendron Gloriosum. Napakalaki na ng dahon niya. Nakakatuwa. Ang laki eh. Ang liliit lang po nung nakaraan eh. Ah, medyo malaki rin. Pero, I mean, mas malaki na yung ngayon oh. Yung tag-araw, medyo pumapangit. Ayan oh, nasunog yung dahon. Pero nung nagtag-ulan ah, pakarecover na ulit. Ayan, napakaganda. Ayan, laki na oh. Favorite ko po yan eh, si Gloriosum. Ang ganda. Very good. Next, yung mga nagtatago nating Silver Lady, ang ganda oh. Ayan, ang kapal-kapal na po nung Silver Lady. Saka silver talaga siya, ang custom. Kumikintab eh. Nakakatuwa po. Ang gaganda ni Silver Lady. Ayan. Very good. Ito namang ano ko po, Silvery Ann, nag-wild na. Ayan oh. Nakahalo-halo na po. Ayan. Sana makarating. Ayan, umikot na sa kabila ng supot. Nag-wild na nag-wild. Di po maselan si Scindapsus pictus Silvery Ann, pati po si Silver Lady. Di po maselan yan. Ang laki na rin yung Squamiferum mo. Oh. Ang ganda. Ano na, may split na yung mga dahon. Ayan, ang ganda. Ganda ng stem niya. Oh. Ayan, ang ganda. Tapos itong aking dragon tail or yung tibatib. Hindi ko po alam. Parang ano to eh. Parang narrow form. Kasi parang may dalawang klase ng ganito. Yung isa yung malalapad yung dahon. Tapos iba maninipis kagaya niya, no? Ang ganda eh. Para pong narrow form. Nakakatuwa. Ayan. Ganda. Sana nga narrow form to. O, next naman yung aking Monstera Adansonia Ilanyata. Ito na yung tuktok niya. Ang laki na oh. May isang butas lang. Nabutan niya yung tuktok nung pole niya eh. Hindi nakita oh. Ayan. Ang taas po niya, ito yung baba niya. Ito yung mga dahon sa baba. Ayan oh. May mga butas nun. Tapos nung tumataas, medyo nawawala yung lumiliit na yung mga dahon. Ayan oh. Lumiit na lumiit. Ayan. Tapos ito, nagsisimula pa lang ulit lumaki, tapos magkaroon ng butas. So, sana yung susunod niyang leaf ay mas marami ng butas. Okay? Ang ganda eh. Parang velvet din. Next naman, yung aking Epipremnum falsifolium or amplissimum. Hindi po ako sure. Ano yan? Parang debatable. Wow, debatable. Hindi ko po sure eh. Basta yun. Basta Epipremnum po yan. Ang taas na po niya. Oh. Kung makikita niyo yung nirepatno niya, maliit lang po yan eh. Mga gandito lang yata anong nirepat ko. So ngayon, ayan. After less than a year, ayan. Ang laki na niya. Ang ganda-ganda po ng dahon. Favorite ko yan. At simple lang siya. Ganda-ganda po niyang falsifolium or amplissimum. O mag-hello muna tayo kay Manjula, kay Queen Manjula, tsaka kay Marble Queen. Yun o. Oh. Pinatong ko sa taas ng plant box kasi nabubulok po sila eh. Pag nasa baba, pag nasa floor, nabubulok. Ang ganda-ganda nila pag nasa taas po. Nakapatong sa plant box or anywhere na, anything na mataas. And syempre, ang mga queen ng Monstera para sa akin. Si Monstera Deliciosa Borsigiana. Yan po. Tumaas na siya eh. Cashier, ang deep lang yun eh. Parang mga gandito lang yata. Ayan. Ngayon, ang taas-taas na. Ang laki na ng dahon oh. Monster na talaga. Ano yan eh. Yung Borsigiana po, mabilis humaba yung katawan yan eh. Parang ano, photos. Ayan. Mabilis humaba nung katawan oh. Hindi na makita yung ilalim ng paso. Ayan oh. Haba na nung katawan niya oh. Ayan. Yan po ang karakteristik ng Borsigiana. Compared sa Monstera Deliciosa na large form, mas mabilis po itong tumaas, mabilis pong tumangkad o humaba yung katawan. Ang ganda-ganda o. Napakaganda. Kakatuwa. Laki-laki ng dahon. Very good. Ibang-iba talaga pag nauulan ang puso nila. Talagang nare-reach nila yung full size nila. Sana tumaas. Pa na tumaas, kailangan dagdagan ko rin ito ng pole. Kasi may gisi lang yung pole yan eh. Para mas tumaas pa siya. Ayan, ganda nilang tingnan, no? Si Tibatib, si Lanyata, tsaka si Deliciosa Borsigiana. Ganda. At may pahabol ako, si Caladium Thai Beauty. Si Pinay Beauty na lang ang wala. Sana magkaroon din ako nun. Napakaingay na po, may nagpapatugtog sa dike. Ayan, konting story lang po. Ngayon lang po ulit lumitaw yung pattern nito, yung asinta mo. Makikita nyo yung mga luma, oh. Taon na po yung inabot niyan. Hindi po nagkakaroon ng pattern, oh. Walang lumalabas na pattern. Tapos, lagi pong nabubulok yung mga dahon yan. Pag may tumubong isa, mabubulok yung dahon. Hindi ko alam kung parang may virus ba yun o ano. Ngayon lang po ulit nagkaroon ng dahon niya na ganyan na
May pattern niya, kita yung ma-pink-pink. Ayan, kaya nakakatuwa po. Iba talaga yung gagawa ng ulan. Tsaka po, para maiwasan yung parang virus niya, binirad ko siya. Kumbaga, naka-expose po sa area na to na walang lilim. So, kahit na umuulan, maliwanag yung pwesto. Siguro, nakakatulong din po yun para hindi mabulok yung mga tangkay. Kasi nabubulok po yung ilalim nila eh, yung tangkay. Ayan, so ngayon, puwera usog. Nagkadahon na short ng maganda. Siguro, 2019 pa sa akin to. Ngayon lang ulit po gumanda ng ganyan. Matibay din po eh. Buti hindi namatay yung ugat niya. Okay. Ayan, ganda-ganda. So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, click mo na ang like button, mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching. God bless! So, next, si kung makikita rin yung kung makikita nyo rin po yung unbox ulan-ulan. So tara, check natin sila. Kumusta na? Ano kaya nangyari sa kanila? Kaya mo na nagsukulay. Kaya sa ating 2,300 subscribers. Next.